Untung ti mamamang ti oh. Sugtanil. Ah, mo gina, mo gina siya marker na sa kanon dito. Kiritus kahoy. No. Ng mga. Ito tong mangga. Mangga. Mga po kayong panayang sa banana. Ano ba? Yes, kahoy sa. Ang kahoy may gisintro. Okay, kahoy tayo po. Magandaan sa kutin. Untung ti mamamang ti oh. So yan po mga kanter, ito po ay isang little tea na baliktad mga kanter. So nakaturo siya sa mangga. Ibig sabihin ay nandun talaga ang lagay ang deposito mga kanter, kaya nakaturo siya doon. Nakaturo niyang puno ng mangga mga kanter. Ibig sabihin ay nandun ang deposito mga kanter. Kaya mamaya atin po yung susundan, kasi yan po ang gagarichon sa nilagyan ng mga kayamanan ng mga kanter noong World War II na tinatago ng mga Hapon noong dalawang gira mga kanter o digmaan mga kanter. So mamaya mga kanter, pupuntahan natin yung mangga, isang puno ng mangga kung ano talaga ang nilagay na na marker o kulugan o code marker mga hunter. So tara mga hunter, ating pupunta. So let's go. So ayan po ang puno ng mangga makanter. Yun po ang tinuturo ng letter T na paliktad makanter. So titingnan natin mga kanter ang puno makanter kung ano ang nakalagay na mga marka o minarka ng mga kamakanter ng mga Hapon o food marker makanter na siyang pointers mga kanter. So yan po ang puno ng mangga mga kanter. So ito po yung tinuturo ng letter T na paliktad mga kanter. So titingnan po natin mga kanter kung ano ang nakalagay dito mga kanter, kasi may speak po tayo dahil yan po ang tinuturo ng literate na baliktad mga kanter. So libutin po natin yung puno niya mga kanter, baka mayroon tayong makita na code marker dito mga kanter kung yan po ang ating pagbasihan na doon po nilagay ng mga Hapon ang kanilang kayamanan mga kanter o saan ba banda. Kaya titingnan natin sa palibot nitong puno mga kanter para makita natin ang mga marka na nilagay ng mga Hapon o tinatawag na code marker na siyang printers mga kanter, na pwede natin pagbasihan na doon tayo magiging spot mga kanter o doon talaga nakalagay ang kayamanan na tinatago ng mga sundalong Hapon noong World War II mga kanter. So ganyan lang mga kanter pag tayo ay maglikod o maghanap ng mga ibang marka, kaya titingnan natin ang puno kung saan ba banda. So ito mga kanter, mayroon itong nakita na ito po ang marka na tinatawag ng telescope, na ibig sabihin ay tingnan mo ang butas kung saan siya tatama o papansak sa iyong paningin, ay nandun ang suspect natin mga kanter na doon nilagay ang mga kayamanan ng mga Hapon mga kanter. So ganyan lang talaga mga kanter, ito po ay telescope na ibig sabihin ay ang paglikod nito mga kanter ay tingnan mo, silipin mo mga kanter kung saan siya tatama yung paningin o saan siya babagsak sa iyong pananaw o pagtingin sa lupa, ay doon tayo maghukay mga kanter. So ito po ang yung
food marker mahantir nitong puno. So wala na po tayong ibang nakita nitong ibang marker, kaya ito po ang tinatawag na telescope food marker, mga kanker. Pwede na inigwa kayo. Ang paghanap nito, mga kanker, ay titingnan mo lang at sinipil mo yung butas kung saan yung tatama sa iyong paningin o bagsak, babagsak sa iyong paningin, ay doon tayo magdiging spot, mga kanker. So, ganyan lang po ang paghanap nito, mga kanker. So, yun lang, sa unahan, mga kanker, yung mayroong bato. So sinilip ito ka ganina, mga kanter. So sa harap niya ay may bato, na ibig sabihin ay ito po ay isang marka na ito sa harapan niya, mga kanter. So galing sa puno, mga kanter, ay sa estimate sa namin sa pagtingin sa butas ay mga 5 meters, mga kanter. Pwede ito spikas. Galing sa puno, sa butas na tinatawag na telescope, sa marker na ginawa ng hapon, mga kanter. Mauni siya. Ay. Mauni siya. So yan po, mga kanter. Ganyan talaga ang pagbito dito, mga kanter. Pag siya ay may butas na malaki. Silipin mo yung butas, mga kanter, at tingnan mo kung saan talaga babagsak ang sa pagtingin mo o saan ba tatama sa paningin mo sa lupa. Doon po tayo magdingin spot, mga kanter. Kasi yan po ang pagbito nitong mga marka nito, mga kanter, ay dito masyado ano, mga kanter, hindi ito masyado malaki siguro itong kayo mga kanter. Kasi sa mga puno ay ito ay mababaw lang. Kung sa tingin nyo sa pagsak niya ay mga 5 meters, ganun din ang layo ito, mga kanter. Pag na-cover mo itong kayaman ito, mga kanter, na nilagay ng hapon, mga kanter. So, ganyan ang pagdikod nito, mga kanter, ay silipin mo ang butas kung saan siya tatama. Sa tingin mo o babagsak ay doon tayo magukay galing sa puno nito, mga kanter. So karamihan nito, mga kanter, ang larim nito ay ano, dipindi yan sa distansya, mga kanter. So kung 5 meters, mga kanter, galing sa puno at sa babagsak sa pagtingin mo, ay ganoon din ang larim nito, mga kanter, sa pagukay nito, mga kanter. Kaya swerte si KTS ito, mga kanter, kasi maliit lang itong marka na ito, mga kanter, na pinutasan ng mga hapon. Ito lang ang mga kanter. Ito lang ang ganito yung site. Sa pagkikod ito, mga kanter, silipin mo lang itong butas. Ang entrada mo yun, 357 sa gagawin ng 357. Sinabi ko sa inyo para maintindihan nyo kung ano ang paglikod nitong mga ganyang mga food marker, mga kanter. So simple lang ito pag ano, makanter, paglikod ay silipin mo lang butas kung saan siya babagsak. Doon tayo po magukay. Okay na ba ilan? Mani magkanaan mo rin mo? Ang lalim. So maraming nagtanong, mga kanter, kung ano bang lalim ito. So simple lang ito, mga kanter. Karamihan ito ay galing sa puno. Kung sample 5 meters ang distance, ganun din ang lalim nito, makanter. Ganun din ang lalim nito, 5 meters ang lalim nito, makanter. So ito po ay isang triangular na layout ito, mga kanter. Siya, security sa KTS nito, mga kanter. Kasi bihira lang ito ang kita sa mga puno nito na mayroong mga marka, kasi karamihan sa mga puno ay naputol na at nawala na. Kaya pag likubin ng mga kayamanan ay talagang mahirap, mga kanter, kasi nawala na yung ibang mga marka. Kaya security si kahanter ito, mga kanter, o si KTS na may-ari nito, kasi simple lang ito. Katong setup ito para dito to. Good luck sa inyo, mga kanter. Mayroon na kayong pag mayroon kayong mga encounter nitong mga 357 ng pagkwana marka nito, mga kanter, gamay itong lakang nito, 8 meters, no? Alam niyo kung ano ang gagawin niyo pag pag-recover nito, mga kanter, o sa pag-remap nito. 355
kaya mga kanter. So happy hunting sa inyo mga kanter. Sana may natutunan kayo sa video na ito mga kanter. Sana magustuhan din kung ingat na ang paglikod sa kuwan. Video po mga kanter. Ari ka muna po ang likod ito mga kanter. Takarakta makapatay ni mga kanter. Happy happy hunting sa inyo mga kanter at sana makakuha din kayo. Basta makakuha din kayo sa inyong mga treasure site mga kanter. So God is all mga kanter and happy happy hunting sa inyo mga kanter. Ang God is all mga kanter. Kiritus kahoy. Thank you.